Minister, nabanggit niyo po you're not interested in power. Kasi yun yung pinakamalaking criticism dyan sa proposal niya. Hindi ba ang sinasabi nila eh, kasama na dun sa part of the transition is the capability to carry out, to be part of the election process. Eh, mag-election ako si next year eh. So, kaya ba yun? Kung sakasakaling hindi matuloy, kakayanin naman na mag-participate dun sa local elections. Sa totoo naman, hindi nyo kaya eh. Both the normalization track, ibig sabihin ng normalization po ay yung combat life po ng mga individual combatant po namin, magiging na-transform po yan into productive civilian life po. So kahit na ho, hindi kami matutulog magmula hanggang 2022, hindi nyo kaya. At pangalawa po, yung panahon ni Misari po, di ano na po, as in power po, 10 years, ang lang si Majibatagan po for 8 years po. Yung at amin po, ay 3 taon po. Hindi po kaya. We negotiated for more than 17 years po. Napakahirap po ang negotiation and we cannot expect 17 years of hard negotiation to be implemented in just 3 years po. Kung but, hindi po patuloy yung ano, yung proposal niya for, for extension, what's your plan B? Well, so far, plan A po namin for the extension for the reasons that I have cited. Ang plan B po, siyempre, yun naman sigurado 100% na na-extend po ang transition. And for that, we are preparing for any eventuality in the future. Sir, sorry, hindi ho ganun kaklaro yung audio natin eh. Pero ano po bali yung plan B kung sakaling po, kasi alam po naman natin na yung kongreso ngayon mukhang nagiging busy sa tsa-tsa. I suppose kailangan nyo ng congressional approval para sa extension. So again po, pakiulit lang po, ano po ang balak kung sakaling hindi nga maituloy yung extension ng 3 years? Well, so far, this point in time po, isa lang po ang plan po namin, extension po. Wala pang plan B po. But then what, ganito na lang po, ano po yung worst case scenario kung hindi po mag-grant yung extension? We are not looking at possibility. And sa amin nakatuto po kami na hihingin po namin sa gobyerno ng Pilipinas, especially sa Congress po, na extend po ang transition for the reasons I have just mentioned. Okay. Now, in the meantime, Minister, I mean, we're talking about transition. There's this matter of transitioning from ARMM to BARMM. Part of the transition, also fundamental to this, is the transition of the MILF from its armed campaign to mainstreaming into the political life of the country and of the region. Kamusta po on that front? The mainstreaming of the MILF, its participation in politics and becoming its own party. Actually po, na-adjun po namin sa implementation po ng provisions na ang Bangsamoro organic law is about 35% to 40%. Ngayon po sa normalization track po, siguro 30%. Isa dyan po yung decommissioning. Decommissioning po, siguro ang inabot lang namin dyan na 25% po. And then marami po aspeto ng normalization track po. Kasama dyan po yung amnesty and pardon, yung Transitional Justice and Reconciliation Programs, nandiyan po ang disbarment to private armed groups, at saka marami po po. There are 8 sub-elements po ng normalization track po. So, about 30% lang po kami. Kaya ang gusto po namin, within the request of the 3-year additional transition period, sana po yung exit agreement terminating na peace process between the government and the MILF would happen in 2025 po. Walay pa po ang dapat po naabot po namin dito sa normalization track po. Sir, I think originally ang dapat 12,000 ang dapat na demobilize nung March of last year for the first for the second phase, and then another 12,000 before the end of 2020 for the third phase. Tayo po ba'y umabot doon or hindi ho natuloy yung phase 3? Actually ho, wala hong timeline yan. But ang importante, mangyari po yung decommissioning ng combatants ng MILF as soon as possible. May apat na phases po yan. Yung first phase po, yun ang sinatawag na symbolic decommissioning. Nangyari po yan 2016 sa panahon ng Aquino. And then ang second phase po, 30% of 40,000, which is 12,000. So
meron po 1 million package, ang cost po 1 million package, ang nabigyan lang po ng gobyerno, 100,000 per kombatan po. Pero yung socio-economic component po, inuumpisahan, pero mas malaki pa po ang hindi nagagawa. And then kasama po dyan sa 1 million cost na socio-economic package, yung pabahe po. So hindi pa rin nangyayari po yan. And then the before we can enter or we can proceed to the third phase, which is 35% of 40,000, kailangan po ma-operationalize po ang Bangsamoro Police, pero hindi pa po ma-operationalize yan. Kaya matagal po pa yan, hindi pa naman, siguro mga 30% na po ang nakaya dyan sa, no, sa Decommissioning of the Minor Combatants. Sir, I hate to ask this, but I suppose it has to be asked. Kung sakali pong hindi matuloy yung proposal niyo for extension, yung inyo po bang grupo, are you looking at going back to the revolutionary track? If it comes to that po, is that even an option or hindi na po? Our option po is no longer an option. The only option right now, and we are pursuing this option, is the option of peace.